Kapi-kapi lang sunog po ang naitala at ngayon papalapit na ang Pasko. Unawain natin ang Santa Ana, Maynila. Isang paupahan po ang nasunog kung saan hindi nakalabas ang isang babaeng may problema umano sa pag-iisip. At narito ang report ni Von Aquino. Tinupok na nagangalit na apoy ang isang residential commercial establishment na ito sa Teheron Street, Santa Ana, Maynila pasado alas 7 kagabi. Sa ikalawang palapag daw nagsimula ang apoy kaya posibleng problema sa electrical wiring ang sanhi ng sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Nagsimula ito sa kisame. So, tinitingnan muna kung ano ba talaga ang sanhi ng sunog. Reportedly ba electrical? Sa kasamaang palad, nasawi ang isa sa mga residente ng apartment na hindi nakalabas mula sa isang kwarto. Kinilala ang 41 taong gulang na biktima na si Maribel Zamora na may problema umano sa pag-iisip. Tinatry naming puntahan ang kanyang pinaruroonan, ngunit hindi kami nagtagumpay noon kasi yun nga, bagsak na talaga yung second floor. Gawa nga ng materials din ditong bahay na to ay magawa lang din sa light materials. Most probably nasuffocate na yun siya. Nasunog din ang vulcanizing shop at computer shop na ito sa ibaba ng residential area. Pero mabuting walang katabing istrukturang nadamay sa sunog. Nakita na lang namin umaapoy eh. Ayun na, tapos ang bilis ng apoy. Luma kong bahay na kasi yan eh. Sinecure ko lang lahat ng tao. And then sinala ko na yung bahay ko, sabi ko, tapos ang maganda lang, mabilis tumating yung bumbero. Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 300,000 piso ang halaga ng mga natupok sa sunog na umabot sa ikatlong alarma at tuloy ang naapula mag-alas 9 kagabi. Paalala naman ng BFP sa publiko, huwag mag-iwan ng mga nakasaksak na appliances at electrical Christmas decorations upang makaiwas sa sunog. Ito ang unang balita sa Maynila, Von Aquino Reporting.